Naghahanap ka pa rin ba ng trabaho? Tanong ni Ethan sa akin. Isang linggo na ang nakalipas simula nang nagtungo ako sa bahay namin. Naging mas open palalo si Ethan sa akin. Palagi niya akong binibisita sa gabi at ngayon nasa rooftop kami. Sabay na tinatanaw ang buwan at nagniningning ng mga bituin sa langit. Nagpakawala ako ng hangin sa baybaling kay Ethan na nasa langit pa rin ang tingin. Siguro tutulungan ko na lang si Mommy, pero hindi pa naman sigurado. Ininom ko ang Coke na hawak ko at kumuha sa hawak niyang chicherya. That's good. Bumaling din siya sa akin. By the way, I asked Janella about your mom kanina. Umawang ang labi ko. And then? Mukha siyang nagulat. Hindi niya ako sinagot. She walked away, Sarah Jade. Naikuyom ko ang kamao ko. But I will try to talk to her again. Huwag na. Nag-iwas ako ng tingin at inubos ang Coke. Huwag mo nang alalahanin ang problema ko, Ethan. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko na umawang ang labi niya. Bahagya din siyang umusog palapit sa akin at kinuha niya ang kamay ko. Hinigpitan niya ang pagkahawak nito. Napatingin ako sa kamay namin. Sarah, I want to help you. Para naman mabawasan ko ang bigat ng dinadala mo. Seryosong aniya. Napatingin ako sa kanya. Ayokong maapektuhan ang relasyon natin, Ethan. Tumingala ako sa kalangitan. Kaibigan mo si Janella. Matagal na. At girlfriend mo lang ako. What? Binitiwan niya ang kamay ko kaya gulat akong napatingin sa kanya. Mukha na siyang galit ngayon. Girlfriend lang? Hindi makapaniwala niyang sambit. You are not just my girlfriend here, Sarah Jade. Bigla akong nakonsensya. Napayuko ako at kinagat ang ibabang labi. Sorry. Don't be sorry. Malamig niyang sambit. I understand you. And even Janella cannot ruin us. I won't leave you for her, Sarah Jade. Tumango ako at napapikit. Gustong makipag-usap ni Dad sa akin. Galit ako sa kanya. I don't want to talk to him. Ngunit gusto ko ring matapos ang lahat ng ito. Gusto kong masagot ang mga tanong ko na hindi pa rin masagot-sagot para makamove on at may karapatan na akong sumaya ulit. Huminga ako ng malalim at saka inimulat ang mata. Tiningnan ko si Ethan na seryoso pa rin nakatingin sa akin. I will try to talk to Dad. Halos hirap kong sabi. Huwag mo na kausapin si Janella. I will talk to Dad. I will face him. Tumango siya at saka niyakap ako. Nangilid ang luha ko habang yakap-yakap ako. Na-realize ko na maapektuhan ang relasyon namin ni Ethan dahil sa problema ko. Ayokong masira ang relasyon namin, lalo na't lumalalim na ang nararamdaman ko sa kanya. Kinabukasan, matapos ang pag-uusap namin ni Ethan, napagdesisyonan ko na replyan na sa wakas ang hindi na mabilang na text ni Daddy sa akin. Ito ang unang pagkakataon na mag-text ako sa kanya after he left me and my mom. Ako. Okay, let's meet. Umirap ako nang agad siyang nag-reply. Daddy, milk tea shop. Please, I will wait for you, anak. Huminga ako ng malalim at saka ibinaba ang phone pero kinuha ko ulit ng nag-text si Ethan. Ethan, I am at work. Ready ka na? Binaba ko ang suklay at nag-reply sa kanya. Ako. Yes, baby. I smiled and put back the phone on the table. Natawa ako nang sunod-sunod na nag-ring ang phone ko. Hindi ko na inabalang sagutin pa dahil paniguradong aasarin lang ako ni Ethan. Suot ko ay isang high-waist denim jeans at white crop top. Naka-high ponytail ang buhok ko. At tanging labi lang ang may kulay. Dapat ready ako. Baka kasama pala kabit niya.
ayokong maungasan. Naikuyom ko ang kamao ko nang nakita ko na hindi lang mag-isa si Daddy. May kasama siya at sobrang sweet nila. Gusto kong sumuka sa pandidiri. Pinigilan ko ang sarili ko na manugod. Sabi ni Ethan ay dapat kalmado lang ako. Hindi dapat ako susugod dahil baka ako ang maging masama. Kinalma ko muna ang sarili ko bago tinulak ang glass door para makapasok sa loob ng melty shop. Hindi agad ako nakahakbang nang nakita ko live na live ang kaswita nila. Ito ba ang gusto ni Daddy? Magjuwa ng bata? Ganito ba siya kadiri? Umirap ako at tinatagan ang sarili. Taas noo akong naglakad hanggang sa nakaabot ako sa kanilang lamesa. Agad tumayo si Daddy nang nakita ako at natigilan si Janella nang nakita ako. Tinaasan ko siya ng kilay bago ko nilapag ang Chanel bag sa lamesa at ngumiti sa kanilang dalawa. Good morning. Peke akong ngumiti bago ako umupo sa tapat nilang dalawa. Anak, si Daddy at binalingan ang kanyang batang kabit na namumutla na ngayon. Tinaasan ko siya ng kilay si Dad. Ano Dad, hindi mo ba ako ipapakilala sa bagong mommy ko? Sarkastiko kong tanong. Mas lalong namutla si Janella. Hi, mommy. Nginitian ko si Janella at kinawayan pa. Sarah Jane, matigas na sambit ni Daddy, sinasaway ako. Taas noo kong binalingan si Daddy. Bakit Daddy? Mommy ko naman siya, right? Nakita ko na nagtitimpi na siya. Sarah Jane, please, I am here to have a nice talk with you. Respect Janella. Nagtagis ang bagang ko at natawa. Bakit Dad? Did you respect my mom? Napayo ko si Janella. Hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. This is the right time. Hindi sumagot si Daddy. Did you respect her? Tanong ko muli. Your bitch knows my mom, Sarah Jade. Sigaw ni Dad at hinampas pa niya ang lamesa. Napatingin tuloy sa amin ang ibang customer. Hindi ako nagpatinag sa kanyang sigaw, ngunit kumirot ang puso ko. Kapal naman ang mukha niyang sigawan ako. Nakita ko na pilit pinakalma ni Janella si Daddy. What a sweet, disgusting couple. Nangilid ang luha ko. And you can simply shout at me just for her? Nanginig ang boses ko. Binalingan ko si Janella. Are you happy? Are you happy na sinira mo ang pamilya ko? Sarah Jade. Dad! Tumulo na ang luha sa aking mata. Is this the talk you really wanted? Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala sa kanya. You bothered me for months just for this? Ang kapal naman po ng mukha niyo para makipagkita sa akin. For what? To finally meet my new mother who is clearly younger than me? Tumayo ako at hindi ko na mapigilan. You are disgusting. Sana hindi na lang kita naging ama. You freak! Kinuha ko na ang bag ko at saka tinalikuran sila. Narinig ko ang paulit-ulit na pagtawag ni Daddy sa pangalan ko, pero hindi ko na sila nilingon. Baka masabunutan ko lang ang babaeng yon. Pinalis ko ang luha sa aking mata at agad lumabas ng shop. Nanginginig ang kamay ko habang nagtitipa ng text kay Ethan. Ako, Ethan, fetch me please. Napapikit ako. Alam ko na hindi talaga lahat ng problema ay maaayos. Hindi ko talaga matatanggap ang babaeng yon. Kahit kailan. Pabagsak kong ibinaba ang baso sa lamesa. This is my first time na makapasok sa condo unit ni Ethan. Sinundo niya ako at ngayon ay nilulutuan niya ako. Wala ako sa mood
at hinayaan niya rin akong umiyak kanina. Wala na akong balak kausapin siya ulit. Gigil na pagkwento ko. Tapos? That Janela? Wala man lang siyang masabi. Kabit talaga siya ni Daddy. Hindi anak sa labas o ano. I can't believe it. Tahimik na pinakinggan lang ako ng boyfriend ko. Napasa po ako sa aking noo at sumandal sa kanyang balika. I need a break, Ethan. Sabi ko at tumingin sa kanya. Napanguso ako nang nakita ko na mukhang hindi na maitsura ang kanyang mukha. Agad kong kinurot ang pisngi niya at natawa. Not a breakup. I mean, ayoko munang isipin ang daddy ko at ang babaeng yun. Nakita ko na nakahinga siya ng maluwag. I thought you... No! Agad ko siyang pinutol. Hindi kita iiwan dahil sa babaeng yun. Wala kang kasalanan, Ethan. Dapat sa akin ka lang tumingin kasi puputulin ko talaga yung junjun mo. Tinuro ko pa ang zipper ng jeans niya. Piliw siyang ngumisi. Paano tayong magka-baby niyan kung puputulin mo? Umirap ako. Hindi pa ako handang magka-baby. Tumango siya na siya namang ikinagulat ko. Kunot-noo ko siyang binalingan. Okay lang sa'yo? Gulat na tanong ko. Tumango siya at pinaglaruan niya ang buhok ko. Bakit naman hindi, Sara Jay? It's your body. Hindi naman kita pipilitin. Kung maging asawa na kita at hindi ka pa handang magka-baby, then hindi. Simple. Nanliit ang mata ko. Really? Kinagat niya ang ibabang labi niya bago tumango. Yup, ikaw naman ang baby ko eh. Ang kringi. Tili ko sabay sapak sa kanya. Natawa na lamang siya at saka iniwan ako saglit upang silipin ang kanyang niluluto. Napayuko na lamang ako at saka napaisip. Kasal si Mommy kay Daddy. Hindi basta-basta ang paghihiwalay dito dahil walang divorce. Merong annulment. But still, bakit pinakasalan pa ni Daddy si Mommy kung maghahanap lang din siya ng iba? Ganun ba siya hindi kakontento? Kaya natatakot din ako magpapasok ulit ng lalaki sa buhay ko. My past boyfriends cheated on me. Nagtaksil si Dad kay Mom. Nakakatroma sa totoo lang. Hindi deserve ng mga tao ang mapagtaksilan ng mahal nila. Men or women. Bakit pa sila nag-promise sa harap ng altar kung hindi naman tutuparin? Kinuyom ko ang kamao ko. Ang Janela na yon, wala man lang siyang masabi. Bait-baitan ang peg niya at ako na yata ang nagmukhang masama. Alam ko na alam niya ang ginagawa ko. I mocked her. Pero mas masyadong makapal ang mukha niya. I have a friend na naging kabit din. Pero hindi naman siya yung kabit na makapal ang mukha. Siya ang totoong na biktima. She didn't know she was a mistress. Bumuntong hininga ako at biglang naisip si Hazel. Kumusta na kaya siya? Alam ko na aalagaan siya ni Zachary at mamahalin. Grabe ang tatag din ng lalaking yun kung makahabol sa kaibigan ko. Na kahit mali, gagawin pa rin. Shall we go on date then? Nabalik ako sa kasalukuyan nang tumabi si Ethan sa akin at may fries na sa harap ko at burger. Kinuha ko ito at kinagatan. Napapikit ako sa harap at saka tumango sa kanya. Sige, movie date, Ethan. I grind. Mumisi siya at bahagyang umusog palapit sa akin. Pinunasan niya ang kalat na ketchup sa labi ko gamit ang kanyang daliri. Ang kalat mo, babe. Uminit ang pisngi ko. Ewan ko sa'yo. At kumagat ako muli. Basta ha, movie date, Ethan. Kapag naging busy ka, hindi talaga kita papansinin. I will finish my schedule, okay? Baka hindi ako papansinin ng girlfriend ko. Hindi ko kaya yun.
Umirap na lang ako at nagpatuloy na lamang sa aking kinakain. After kong kumain sa kondo ni Ethan, ay hinatid niya na ako sa apartment ko. I gave him a quick kiss on his lips before I waved my hand. Bye, babe! Sabi ko habang kumakaway. Binaba niya ang bintana ng kotse niya. Are you really okay? Oo nga, ang kulit. I can stay, Sarah Jane. Ngumuso ako. Okay na nga, at saka sabi mo may meeting ka tomorrow, kaya gawin mo na para may oras ka na sa akin. Bumuntong hininga siya at saka tumango. Ingat. I will. Seryoso pa rin ang kanyang tingin sa akin. I love you, Sarah Jane. I love you too, Ethan. Tinapik ko ang kotse niya. Mag-ingat ka. Kita tayo ulit. Nang nakaalis na si Ethan, ay dali-dali akong pumasok sa kwarto at agad binuksan ang phone ko. Agad kong sinearch ang pangalan ng kabit ni Daddy sa Facebook. Janella Santos. Tumaas ang kilay ko nang nakita ko na halos mga pagkain lang ang nasa Facebook niya. Anong tingin niya sa Facebook? Instagram? Umirap ako. I reacted angry on her post. Flinad ko pa ito para alam niya na anak ako ng boyfriend niya. Napangisi ako nang nag-message siya sa akin. Janella Santos. Hi, I noticed that you flooded my post with angry react. Umirap ako. Hindi ko siya nireplyan at saka nag-log out na lang. I just want to protect my mom from pain. Bakit hindi na lang sila lumayo? Bakit kailangan pa ni Daddy nasaktan si Mom? Hindi ba niya mahal si Mommy at nagawa niya itong palitan ng mas bata pa? Hindi ba siya nandidiri? Kinagat ko na lang ang labi ko at napailing. Kinabukasan ay nag-decide ako na magtungo sa mall. Wearing a simple dress, nakalugay ang buhok at naka 3 inches heels. Lipstick at kaunting eyeliner lang ang nilagay ko. I decided to have a date all by myself. Deserve ko ito. Sobrang stress ko at ayoko isipin ang problema naming pamilya. I texted Ethan. Ako. Babe, I went out. Date ko sarili ko. Napangisi ako at natigil sa paglalakad nang nag-reply siya agad. Ethan. Alright, enjoy. Send me a picture. Kasalukuyan akong nasa meeting. Ako. Yeah, I will. I giggled. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Namili ako ng mga damit at saka makeup products. Ma'am, you want this? Tanong ng sales lady at kinuha ang dress na gusto ko. I was about to say yes, pero may isang biglang sumapaw. Nang binalingan ko ito, ay umusbong ang inis at galit ko. Ang babaeng pilit umagaw sa gusto kong dress ay walang iba kundi si Janella Santos, ang kabit ni Daddy. Nakita ko na nagulat siya nang nakita ako. Pinasadahan ko siya ng tingin at saka tinaasan siya ng kilay. Hello! Kita ko na namutla siya. We meet again. Nagpalingalinga ang sales lady na hawak-hawak pa rin ang hanger ng red dress. Hinaplos ko ang tela nito, sabay baling ulit sa kanya. You want this? Tanong ko. Kinagat niya ang labi niya at umiling. Hindi na. Ngumuso ako. Bakit naman hindi? You want this, right? Kumurap-kurap siya. Can we talk? Napawi ang ngisi ko. I rolled my eyes. Bakit naman kita kakausapin? Napalunok siya. To clear things. Natawa ako. Bakit? Iiwan mo ba ang daddy ko para ma-clear things? And besides, kung maghihiwalay man sila, hindi ko pa rin tatanggapin si daddy. Siya ang unang tumalikod sa amin. I will never claim him again as my dad. Ma'am,
ang sales lady. Bibilhin niyo pa rin ba? Umiling na ako at inirapan ang kabit ni Daddy. Okay, I will talk to you. Make sure na ma-calm down ako sa sasabihin mo. Malamig kong wika at nilagpasan na siya.